Thank you. Diane, pwede ka ba makausap? Can you make it quick? Ayoko kasi nalilate sa conference eh. Matagal ko na sinusubaybayan ang mga Buen Camino at mga Salazar. At masasabi ko, nakilalang kilala ko na sila. Well, that's your mistake. Ginawa mong personal ang ugnayan nyo. Personal sa akin ang trabaho ko. Personal sa akin ang pagiging isang journalist. At para sa akin, malaki ang responsibilidad na maging boses ng katotohanan, maging boses ng mga api. At sigurado ako na hindi ang mga Buen Camino yun. Well, let me be the judge of that. Wala ka sa posisyon para pagsabihan ako. Di ba ikaw mismo? Di ba sumakay ka sa pamilya nila para lang makilala ka? Hindi totoo yan. Nagsumikap ako. Nalunod man ako sa papuri ng iba. Hanggang ngayon, pilit akong umaahon. Sana lang hindi mo pagdaanan ang nangyari sa akin. Hanggat hindi pa ako niya ang lahat, sana mamulat ka na sa katotohanan. Hindi nakabubuti si Victoria Buen Camino sa nakararami. Tapos ka na? This is just simple damage control. Kayang tabunan ni Melinda ang mga issues at skandalo na ito. Besides, lahat ng mga narinig ninyo sa news and media, those are just noise. Nagawa-gawa ng mga gustong manira sa akin. Eh, totoo man o hindi, nakakasira pa rin ito sa ospital. Tingin mo ba sinasadya ko ito? Pangalan at reputasyon ko ang nakataya dito. Ospital lang ito. Mawalang galang na ho, Congresswoman Buen Camino. Hindi lang ho ospital ito. Buhay namin ang ospital na ito. Marami nang tumanda sa pangangalaga ng pangalan nitong ospital na ito. Para sa amin, katumbas ng ospital na ito ang sinasabi mong pangalan at reputasyon. Say the same thing after all the scandals. Madam! Madam, ang dami-daming negative comments tungkol sa video niyo ni Lorna Morales, madam. Tapos, yung farm troll ni Mang Melinda, madam, humihina, madam. Until with you, tatalo ka, madam. Eh, totoo man o hindi, nakakasira pa rin sa ospital. Hindi lang ang ospital ito. Buhay namin ang ospital. Para sa amin, katumbas ng ospital na ito ang sinasabi mong pangalan at reputasyon. Marami kong may question sa akin. Maraming ibinabato kung ano-ano sa pangalan ko. Pero walang makakatalo sa akin. Lahat na ginawa ko para ipaglaban kung nasan man ako. At kailanman hindi ako titigil. Please!
ay nakakita sa tauhan ko. Ano pangunod mo? Pinapahanap ko na nga ngayon. Buti na lang may nakakilala kung sino siya. Sino? Yung tatay ng manugang mo. Yung pipe. Sa kasahan mo. Ma'am? Tatay mo, pero huwag mo kami pagpintangan! May ebidensya ako! Dikit pa! Magsama-sama silang lahat ng mga kalaban ko. Pero hindi ako yuyuko sa kanila. Lalong-lalo na kay Olivia. Olivia? Hindi ka abala. Tsaka natural. Sama mo ko, paalagaan talaga kita. Ako doktor mo ngayon, ikaw pasaway. Kahit gaano ka pakagaling, kailangan mo rin magpahinga. Grabe ka talaga, ha? Galing mo mag-alaga. Salamat. Pag ano naman talaga dapat yung ginagawa mo, paano kita? Kasangga mo ako lagi. Saan naman mangyari, I'll be here. Dahil asawa kita. Napakaswerte ko talaga na ikaw yung naging asawa ko. Hindi mo ko pinabayaan. Pinagaling mo ako, inilagaan. Nandiyan ka nung kailangan na kailangan kita. Mahal, sana lagi mong iisipin na wala silang masasabi o magagawa sa'yo na makakabawas sa galing mo bilang doktor o sa kabutihan mo bilang tao. Diyan ka na pala. Sinong naglabas na itong mga to? Nahanap ko sa bodega. And naisip ko lang kasi dapat nandito itong mga to sa labas. Para lagi nakikita. Para araw-araw mong maramdaman na hindi ka nag-iisa. Hindi naman ako nag-iisa. Nandiyan ka. At hindi naman ako mawawala. Pero sila... buhay at pangarap nila yung magpapaalala sa'yo kung bakit patuloy ka na lumalaban. Mukhang malalim ang iniisip mo, ah.
kanina kasi manaw lang. Dumaan ako sa dati nating bahay. Parang nakita ko si Olivia. Miss na miss mo na siya, no? Oo naman, manang. Sobra. Pwede ko lang nga siya makasama ulit. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Basta, Philip. Huwag ka lang mapagod na humiling sa itaas. Baka bigyan ka pa niya isang pagkakataon. Sana man ang... Kaya kung sakaling mangyari yun, hindi ko nasasayangin yung pagkakataon.